Shoutout po muna sa mga laging nanonood at laging nagko-comment dito sa ating YouTube channel na sila Renz Belaza, Ikiam, J. Furio, Simply Medyalasdas, and Arnold Salazar. Reparks Jr., matutuloy na nga ba sa Hinebra dahil kay Gray? At eto, good news, napakagandang decision ni Justin Brownlee na kahit ikaw mismo, bibilib talaga sa ginagawa niyang ito. So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago nga natin talakayin etong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po yon. Salamat po. Speaking of Justin Noy P. Brownlee, tuluyan na ngang ipinapasubasta or auction ni Justin Brownlee ang kanyang isa sa pinakapaboritong jersey at sapatos na ginamit niya sa Gilas Pilipinas, kung saan tinalo nila noon ang powerhouse team ng China sa Asian Games, kung saan ang larongang ito ay talaga namang hindi makalilimutan dahil sa ginawa niya at nilang effort para makuha nila ang panalo. So credit syempre kay Hinebra Boys Ball Ballers na naging or na nagre-request na ipakalat ito. Hey, what's up you guys? I got a special giveaway I'm doing. One of my favorite jerseys. One of my favorite games I ever played in the Philippines. Or not in the Philippines, but for the Philippines. In China. It's a game jersey. We beat China. So we're going to do an auction. And we want to do an auction and we want to try to raise as much as money as we can so we can, you know, give it away for charity. I think it's very important giving back. And this is something I want to do for the fans or for one lucky fan, whoever want to auction for it. It's a game jersey worn versus China. And also the shoes worn when we played China. That's your favorite shoes. Favorite shoes, Kobe's. You know, so yeah. I don't got the exact date when we're going to do the auction, but I will be getting back with you soon. And yeah, man, to all the fans out there, I hope you can join the auction or to whoever want to join. And I'm not sure what charities, but I'm definitely looking into the charities that we're going to give back. Hopefully we can raise, I don't know, millions. I want to start the auction off at maybe 2.5 million. Hopefully that's not too much. But hopefully, you know, people can join and we can do something special for, you know, people that's in need. Puso, I love you guys. Thank you and see you soon. Base dito sa kanyang Facebook page na ito. Dahil sa ang malilikom rito na pera ay do-donate niya. O nitong si Justin Brownlee sa charity. So sa madaling salita, para sa ating mga kababayan. Grabe talaga kahanga-hanga itong si Justin Brownlee ng Pilipinas. Kung tutuusin, napakaswerte ng Pilipino kay Brownlee. Dahil hindi lang talaga basketball ang pakay niya dito sa Pilipinas, kundi ang pagtulong na rin sa mga kapwa nating Pinoy na nangangailangan. At malipat naman tayo rito sa isang lumabas na sa tingin natin ay rumors patungkol sa kay Ray Parks Jr. Ito na kaya yung time or oras na magagawa ni Ray Parks ang kanyang pangarap na makapaglaro sa Hinebra. Dahil ayon nga sa nabasa nating post na itong si Gene Kings Basketball, trade rumors Ray Parks to Hinebra. Pero bago mangyari yan, dadaan muna siya sa TNT. Gagawin ng TNT sign and trade to Hinebra, kung saan makukuha ng Hinebra si Ray Parks at ang magiging kapalit nito ay si Jeremiah Gray plus 2 future round picks ng Hinebra. Ayon sa tagapagsalita ni Ray Parks, coach team Cone contacting Ray at TNT Hinebra talks about the trade. Pumayag naman ang dalawang kampo sa trade na magaganap. Hihingi na lang ng clearance ang TNT kay Commissioner para maayos na ang deal. So para sa opinion natin, kung sakali mang mangyari ito, maaaring mag-reunite sa Hinebra itong si Brownlee and Parks na alam naman natin noon pa'y magkaibigan na. So parehas naman kung tutuusin na magbe-benefits ang dalawang team na ito. Yung Ray Parks magkakaroon ng legit shooter na sila sa Hinebra at yung big guard na rin talaga na sanay nga po at familiar na rin sa magiging mga kasamahan niya dahil yung iba rito close or nakakampi na niya, mapa national team man yan or alam Pilipinas noon. Yung Gray naman, TNT ang dating may hawak dito panahong nasa 3x3 pa nga siya. At marami na nga rin pong nagsasabi noon na noon pa'y interesado na rin ang TNT rito na ito yung maging player rin nila sa 5x5, kaya lang walang pagkakataon-on. Kaya naman,
Kung sakaling matuloy ang rumors na to, sa tingin naman natin fair trade ito. Dahil kung titingnan nyo, skills nila para sa team, halos fit naman. At yung Gray to TNT, magkakaroon pa ng future 2 future picks. Yung Ray Parks naman, bagamat nag-iisa sa trade, pero okay na rin. Sa edad naman ni Gray, 27-year-old pa lamang. And yung Ray Parks, 30-years-old naman. Kaya naman, kayo. Kung kayo ang tatanungin, ano opinion nyo sa trade rumors na ito? Shoutout po muna sa mga solid nating laging nanonood at laging nagko-comment dito na laging nakasuporta sa ating YouTube channel, gaya nila Scottie Manese. Charlie Ashierto. Efren Distin. Mr. Larry.
and Arnold Salazar.